Hi everyone! Nasabi ko pala sa Christmas vlog ko na wala nang pasok si Yuria. Christmas holiday lang pala yun. Ang hirap pag sobrang makakalimutin. At Friday, inuwi nila ang gamit nila like higaan, pajama at iba pa. Monday, balik ulit sila. At habang nagbabiyahe kami, naalala ko nakalimutan ko palang dalhin ang pajama niya. At dahil malapit na kami sa childcare, babalikan na lang namin ang pajama niya. O diba, makakalimutin talaga? Sabi ng teacher, okay lang naman na di na siya magpalit ng pajama sa nap time. Pero iniisip ko ako naman ang may kasalanan kasi makakalimutin ako. Buong araw dadalhin ng konsensya ko na siya lang di nakapajama sa pagtulog dahil sa akin. Ganon din ba kayo mga mami? Kaya eto, binalikan namin kasama ng pre-love ni Yuria na nabenta ko. Kaya dadaan na lang din kami sa padalahan. Nilagay ko na nga sa sasakyan ang mga dadalhin namin. O diba, basura everywhere. Hindi pala amin ang basura na yan. Pinulot ko lang yan sa may daanan at tinamanda akong ilagay sa basurahan. Inisip ko tuloy, ba't pa ako nagdala ng basura sa bahay? Eto nga ang weather namin, gloomy kaya ang lamig at hinatid ko na una sa childcare ang pajama ni Yuria. Pagkatapos namin sa childcare, pumunta agad kami dito sa machine na nagpapaputi ng bigas. Hindi ko alam kung anong tawag sa machine na to, pero pinapaputi niya ang bigas. Depende din naman sa'yo kung gaano kaputi ang gusto mo. Yung pinipili pala namin, yung second to the last, hindi namin pinipili yung sobrang puti. Kasi sabi daw nila, yung sobrang puti parang tinatanggal mo na lahat ng bitamina ng bigas. Hindi ko alam kung totoo yun, pero yun yung sabi nila, kaya yun na din ang paniniwala ko. Sa loob ng ilang minuto, mapaputi niya na agad ang bigas. Yan, sobrang puti niya na, diba? Hindi pa sobrang puti yung pinili namin dyan, pero ibang-iba na yung kinalabasan. Tingnan nyo naman dito sa una. Siya nga pala, sa aming palayan pala yung bigas na to, kaya hindi pa talaga siya puti kasi hindi namin siya binili sa grocery. Bago kasi mag New Year, paubos na yung bigas namin, kaya bago kami maubusan, nagpaputi na kami agad ng bigas para hindi kami maubusan. Depende pala sa'yo ang pagbagsak ng bigas sa lalagyan. Paapakan mo lang siya sa may paanan para matansya mo din na hindi siya matumba. Yun lang, na-share ko lang talaga sa inyo kung paano paputiin yung bigas dito sa Japan. Hulog ka lang ng 100 yen tapos tsaran, puti na. Pagkatapos namin magpaputi ng bigas, nandito na kami sa post office. Bumili na ako ng letter pack para ilagay ang order sa akin. Pagkatapos ko nga i-prepare ang order, hinulog ko na agad para hindi na kami pabalik-balik dito. Hindi pa nga magkasya, buti na lang hindi na ibalik sa akin. Meron kasing times na binabalik nila sa'yo pag masyadong maumbok ang padala mo. Pero hindi pa naman ako nakapag-experience ng ganun. Pag uwi nga namin sa bahay, nag-coffee kami, tapos eto, may merienda kami. Sobrang sarap nito. Rice crackers siya, tapos may cheese at almonds sa taas. Hindi ako mahilig sa almonds, pero sobrang sarap ng cheese niya, kaya tinitiis ko na lang, char. Noon kasi, mahilig talaga ako sa almonds, lalo na yung almond chocolate. Kaso lang, feeling ko, doon ako nagka-pimples ng madami sa likod ko, kaya nawala na ako ng gana sa almond. Kinagabihan, na-feel ko ang dry na ng face ko. Madalang ko ginagawa to kasi tamad talaga ako mag-facial. Buti na lang talaga, hindi ako prone sa pimples. May natubo naman, pero pa isa-isa lang at di naman kalakihan. At bago matulog, may naisip na naman siya, kakapanood mo yan ng YouTube. Yan ngayon yung kinaa-addict niya, yung Wednesday ba yun? And yun, dito na nagtatapos yung vlog namin. Thank you for watching. Mata ne!